tayo ay magtatanim ng ampalaya at patula. Ayan, gumawa ako ng balag. Yung trellis niya, katatapos lang. Ayan po. Ayan, ang sukat nito 2 meters by 4 meters. So, nilagyan na natin ng ano, ng itong compost. Bawat pwesto niya, may compost yan po. So, ayan. So, ito yung ampalaya at saka patula. So, itatanim natin yan ngayon bago lumubog ang araw. Ayan po ang mga nilagay kong compost. So, ayan po. Ayan ang mga compost. So, nilagyan natin ng ano yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bali, 12 bucket po ang nilagay po dyan. 12 timbang ganito. So, may compost kasi ako rito. Mga over... kung ilang taon nang lumipas kasi mula nung umalis ako rito puro marami akong naka-embak. So ayan na po, hindi pa nangangalahati, ang dami pa. So magtatanim na po tayo ng una po itatanim natin mayroon po tayo ritong ito, patula. Yung patulang 4 kantos yata o 5 kantos yun. Yan, dito natin itatanim sa line na ito. Gagawin po natin tigda 2 patula. So, ayan po. Oh. Ayan, ganyang pagtatanim. Ayan o. Oh. So, lalagyan natin ng 2 patula bawat butas. Kasi short of rooms na tayo. Ayan. So, ayan, nakatanim na. So, mayroon ding itong akyatan niya. Dito siya aakyat. Nilagay ko na. So, pagkatapos natin maitanim, medyo siksikin natin ng konti. Ayan. Tapos, ayan, bali 2 po ito. And then, didiligan po natin. Diligan natin ng tamang tubig. Kasi summer pa. So, ganun ang gagawin natin dito. Kung ano yung ginawa ko rito, ganun din doon sa ampalaya. Ito naman pong nasa gitna, pinag-iisipan pa kung ano itatanim dyan. Kaya abangan na lang po yan sa susunod na pagbablog. So, ayan. So, may naitanim na po. Mayroon pa akong 6 na itatanim dito. Ayan, natapos na akong magtanim. So, didiligin ko na lang. Ang dami kong inubos na tubig. At least 2 litro sa isang puno. Kasi summer pa. At nilagyan ko na rin ng support na stick para may sasandalan siya. Kaya ako nagtanim kasi nga uuwi na ako the following 1 week na lang, uuwi na ako, babalik na ako ng Canada. So ayan, dilig na lahat. Ayan po ang itsura niya. Ayan, ganun din dito sa patula. Ayan, apat na location. So ayan po. At hindi ko natapos, mayroon pa akong itatanim na sili. Ayan pong ayan, wala na akong ano, hindi na ako bumili ng mga trellis kasi bamboo stick po yan. Bumili lang ako ng wire para sa support. Ayan po. Ito yung sili, bukas ko na lang itatanim yan dahil gabi na po. So ayan. Ito ay isa sa nagawa ko ilang araw bago bumalik ng Canada.
nakapagtanim pa tayo dito ng patula at ampalaya na may balag nasa tabi ng bahay kubo lang. Ayan. Kaya may kasabihan na bahay kubo kahit munti ang halaman dito ay sare-sare. So marami na akong naitanim na gulay. So sana pag balik ko rito ay makapagtanim sila ng panibago kung sakaling dumating yung maging maturity date na nila na hindi na magbubunga. So sana mapalitan nila. Ipinagbilin ko na rin na habang nasa Canada ako, huwag pababayaan ang ating garden. Pag may tinanim, may aanihin. So hanggang dito na lang mga kapatid, ang aking panibagong project. Kung nag-enjoy kayo, mga kapatid, ay huwag kalilimutang i-click ang notification bell. Lalo na kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalilimutang i-like, comment, and subscribe my channel, Leonardo de Huerto. So, hanggang dito na lang. So, ano pa kinantay natin? Mag-thumbs up na naman po tayo.